Mula sa dating 85%, buo nang makukuha ng mga empleyado ang service charge na makokolekta sa mga restaurant at mga hotel. Sa loob ng 15 days, ipatutupad ang bagong batas matapos ang publication nito. May report si JP Soriano. Breadwinner ng kanyang pamilya ang waitress at baristang si Hazel na empleyado ng isang restaurant sa Maynila. Dahil minimum wage earner, malaking bagay raw ang nakukuha niyang parte sa service charge na kasama sa mga ibinabayad ng kanila mga customer. Bukod pa ito sa tip na kusa namang binibigay ng mga customer nilang nasiyahan sa kanilang serbisyo. Yes po, mahalaga po yun kasi magulat po kami, tip namin, di na po namin nagastos yung pera namin kasi yun na po yung pamasahin namin pa uwi. Ang service charge ay 10% ng total bill ng in-order sa ilang restaurants at hotels. Para sa karagdagang serbisyong ibinigay ng mga waiters at restaurant staff, sa ilalim ng kasalukuyang labor code, 85% ng service charge ang napupunta sa rank and file at supervisor employees, habang 15% ay napupunta sa management o kumpanyang may-ari ng restaurant o hotel. Pero sa mga susunod na buwan, hindi na pwede ito. Pinirmahan na kasi ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Republic Act 11360 na nag-aamyenda sa kasalukuyang labor code. Yung service charge na yan will go to them, not to management. Oh, dati, it goes to them pero only 85%. But now, 100% goes to the rank and file and the supervisory employees. Nakasaad din sa bagong batas na magkaroon man ng aumento sa sahod, sa mga empleyado pa rin dapat mapunta ang lahat ng service charge. Ang mga hindi raw susunod sa batas na ito, ayon sa DOLE. First, we will issue what we call the compliance order. Oh, and if they don't, then we probably be a basis for stoppage or suspension of their operation. Ikinatuwa ito ng iba pang empleyado ng mga restaurants. Malaki na din po siya, sir. Pag pinag-add mo siya in total of gross total po ng isang buwan, malaki po. Wala pang tugon ang Hotel and Restaurant Association of the Philippines kaugnay sa bagong batas. Pero ang ilang restaurant owner naniniwalang may magandang epekto pa rin ito sa kanilang negosyo. Kasi naniniwala ako pag happy yung mga staff ko, magiging productive yung trabaho nila. At kung maganda nga ang trabaho, sabi ng DOLE, nararapat lang din, nabigyan pa sila ng tip, pero wala raw pilitan. Iba naman yung tip. Kasi voluntary yung tip eh. Yung service charge ko talagang part of the bill na yun eh. JP Soriano, GMA News.